Rola! Tala! Nangako ako sa'yo! At tuto pa rin ko yung pangakong yun! Babayaran kita! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng tagpo sa Batang Quiapo, may inihagis nga si Lucio na mensahe. Agad naman pinulit ito ng mga gwardiya sa labas ng teritoryo nila Amanda. Nais nga iparating nila Supremo na umpisa na ng kanilang giyera laban kay Agustos. Sabik naman na malaman ni Agustos kung sino nga ang kamakalaban sa kanila. Inutos naman ito ni Agustos kay Amanda na kilalanin. Samantala, pinagalitan naman ni Don Julio si Olga dahil nga sa kapalpakan nito ng kanyang anak na si Greg. Dito nga ipinamukha kay Olga na mas matimbang pa rin ang tunay na kadugo kaysa sa tulad niyang ampon. Labis-labis nga na natulala si Olga. Tunay na kadugo kaysa sa isang ampon na katulad po. At hindi makasagot sa mga masasakit na sinabi ni Don Julio. Natagpuan naman nila Eric ang espiyan na kumakalaban sa kanila. Habang nabalita naman sa TV ni Ray lang na natimbog na nga sa Chinatown ang mga grupong Red Phoenix. Napanood naman ito ni Ramon at Don Julio. Very bad naman ang balita na dumating at narinig nila. Nasabi naman ni Ramon na kailangan pa rin nila si Angkong upang makontrol nga nila lahat ng kalakalan sa Quiapo. Habang ibinalita naman ni Amanda na nahuli na nga nila ang espiya. Samantala, binubugbog nga nila Eric si Ato upang kausapin at paaminin nito na siya ang ip sa mga kalaban. Kinausap naman ito ni Amanda ng sarili niyan. Dito nga, pinagtapat ni Ato na nasundan lang siya nila Primo. Naniwala naman sa salaysay ni Ato si Amanda at pinakawalan niya ito at sinabihan na huwag na magpapakita sa grupo. Sige na, huwag ka nang magpapakita. Salamat po ba? Sinabihan naman ni Amanda sa grupo na hindi nga espiya si Ato. Samantala, buong akala nga ni Ato na magiging ligtas na siya. Dumating naman sila Agustos at mga tauhan nito. Dito nga pinalibutan siya ng mga nakatutok na baril. Agad naman siyang tinumba ni Agustos. Kinausap naman ni Agustos si Amanda dahil nga sa di pagtapos sa espiya na si Ato. Pinaliwanag naman ni Amanda kung bakit niya nga ito hindi nailigpit. Pinaalala naman ni Agustos may nalalaman niya ito sa kalaban ay agad na sabihin ito sa kanya at huwag maglihim. Habang nakupo naman si Mokang at nagmumuni-muni tungkol sa mga nangyari sa kanyang buhay, humihingi nga si Tanggol ng pasensya dahil nga sa gulong nangyari sa buhay nito. Habang nakahalata naman si Mokang na nakayakap na nga ito sa kanya. Sa bahay naman nila Marites, tinatanong naman niya ito si Rigor kung saan niya ito patungo. Kung wala nang pagkain dito sa bahay, magsabi ka. Sinabi naman ito na napupunta nga ito sa station upang makausap nga si Kernel Suarez para sa kanyang pagbabalik polis. Nag-alala naman ang pamilya nila Mokang sa kanyang pagkawala. Wala namang magawa ang pamilya nito kundi nga umiyak na lang. Tingin naman ang pasensya si Tess kahit hindi dahil nga kay Rigor. Samantala, tinuturo naman ni Rhoda ang mga bagong uupa sa bahay nila Mang Marcel dahil nga umabot na sa sukdulan ng palugit ng mga utang nito. Di naman nagustuhan nila Edwin at Mang Marcel ang ginawa ni Rhoda. Galit na galit nga na umalis si Edwin dahil nga nalaman nito na nasinanla ang kanilang bahay. Sa muli po, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pang ito sa Batang Quiapo.